bicycle na lang ako. Dahil ang aking sasakyan ay, ang aking driver ay nagkuha ng ano, ng spare part para sa van. Pinatawag tayo ni Madam Ten Gibbs. So pupunta ako, pupuntahan natin si Madam Ten Gibbs, guys. Titingnan natin kung saan naman tayo nito dadalhin. Total lunchtime na rin naman, nag-break na lang ako konti. Balik naman trabaho mamaya. Masyadong mainit ngayon. May mga panahon talaga nakasagsagan ng init dito sa Jensen, guys. At least ngayon medyo mahangin. Hindi masyadong masakit sa balat yung init. Baka uulan ulit mamaya. Tayo pinapunta sa salon. Iyan yung si Madam Ten Gibbs. Madam, wala daw siyang budget pang pailong. Next na ang ilong, guys. So, pakilay na lang. Si Dr. Yapi ang gusto ko. At dahil damay-damay ang all, tingnan nyo, guys. Marami na lang tayong nalalaman sa mundo. Kaya niya pala ako pinapunta dito kasi binayaran niya pala itong pangkilay. Ewan ko, first time ko to, guys, virgin na virgin ko itong kilay ko. At least may mga parte sa katawan natin na virgin. Never been touched, never been kissed. Ayan. So binabad na nila ng ano, binabad nila ng anesthesia para hindi naman daw masakwet. Aray ko, hindi ko alam po ano itong pinagagawa ng kapatid ko, pero ghost lang tayo ng ghost. Kasi yan si Madam Ten Gibbs, pag nagsabi yan siya, napunta ka dito dahil may gagawin tayo pamparelax. Mahirap talaga humindi, guys, lalo na pag libre. Alam niyo naman, mga mukha tayong libre. So, kanina pa siya dito, and then ako nagbenta pa muna ako ng alaha. Sabi ko, susunod na lang ako. Ngayon, nagpahinga ako ng konti, nag-remind siya na inaantay niya daw ako. Ito pala, kita niyo naman. So, nandito tayo ngayon sa Stormy Salon naman ng General Santos Petty. And spa and aesthetic, spa and aesthetics pa pala, ayun. And ang pagkakaalam ko, ang mangyayari dito is parang ombre, magiging ombre. Tama ba yung word? Hindi ko nga alam, guys, kasi actually etong kilay na to, matagal na nila akong kinukulit. Sabi ko, ayoko, ayoko, okay na ako sa kilay ko. Lagi nilang pinagtatawanan yung kilay ko. Pero anyway, wala na. Ngayon, ipapaubaya ko na sa kanila yung buo kong katawan. Bahala na kayo. Basta kayo na lang mag-swipe dyan. So, hindi naman daw masyadong katagalan to. Siguro mga 1 hour lang, matatapos na din. So, abangan ninyo, guys, nagkuha ako ng picture ng before and then titingnan ninyo yung after mamaya kung may pinagbago ba talaga. Ay, nako. Alright, guys, it's my turn. And akala ko, it's my turn talaga. So, ihiga na tayo, magpapaubaya. Magpapaubaya. Bastos naman ni Madam. So anyway, first time natin to. So titingnan natin mamaya. First time talaga, guys, ha. I swear, in 34 years of my life, I have never even thought of touching my eyebrows. Pero ito, mga kapatid ko, maraming arte. So try natin. Akala ko nga ako yung pipili ng design. Hindi pala. Sila pala yung babagay sa mukha. Sige. Let's give it to the professionals. So tingnan niyo yung before, ha. Titigan nyo na lang, guys. Bahala, surang-sura na kayo sa mukha ko. Tingnan natin mamaya. Masakit daw konti eh. Pero sanay naman ako masaktan. Okay lang. Okay lang. Sanay naman ako ng ganyan. Okay, step one ay, ayan, guguhitan ang ating kilay and lilinisan yung mga sides at tanggalin yung mga hindi na kailangan at hindi na nagagamit. Mga walang kwentang buhok, tinanggal na siya. And then, next is, nilagyan na ng outline. Ayan ang kapatid ko na magbabayad kumakain. Binigyan ko siya akin, guys. Wow! First time ko to, kinukulit niya ako kasi first time ko daw talaga. Kasi ang pangit niya, guys, yun yung mukha niya. Walang linya ang kilay niya, pangit. Basher. Basher. Binilan ko na lang siya ng lunch kasi kanina pa siya dito and hindi pa siya nakakain. So, ako naman dito, siya naman mag-lunch.
So hindi na ako nagano guys, hindi na ako nagpakialam kung anong klaseng kilay, basta yung titingin pag ano niya, alam niya na bagay, okay na 'yan. Kaya nga sila professional eh, kasi we trust them, mga no, diba? Yung ano, yung look. Pagod na ako mag-decision guys, sila na lang, bahala. Ayoko na mag-decision sa buhay ko. Yung ano, pag after look niyan, pag tumingin ka, akin ka ang dating. Parang maubos mo na yung tinapay mo, sis, diet ko ba ya? Hindi, yung mga carne na client ko. Okay, yung egg, importante yung egg. Adesan. Alright guys, natapos na din ang aking araw. Maaga tayong uuwi ngayon dahil ako'y pupunta ng Laray. Ngayon, kung hindi nyo alam yung Laray, ito yung lugar kung saan bagsakan ng mga gulay at prutas. Kasi si Mayumi ay kumakain na ng solid, so medyo dadamihan natin ng konti. And syempre, mas mura dun. So, since on the way home naman siya, pwede na nating daanan. And, thank you. And, ito na nga ang ating before and after. Before and after, nagpaano ka madam? Nagpa-ilong! Nagpa-ilong. Si Melay Cantiveros na lang pala yung hindi nagpa-ilong, sana all. Hindi guys, nagpaano lang tayo, ayan. Nagpa-enhance lang tayo ng mga buhok sa katawan. Buhok sa katawan, kilay pala. Kilay lang naman guys. Kasi pinaayos ko dahil libre ni Madam Tenkin. Sayang naman yun. Maraming salamat, shout out sa kapatid ko na napaka-generoso. Generous. And loving. Thank you, nabudol kita ngayong araw. So tara guys, samahan nyo ako mamaling. Kasi nando ko na rin si Miss Giselle kasi 4 p.m. Umuwi na din siya or 5 p.m. So okay lang. Sabay na kaming lalabas. Ayan guys, andito na kami sa Laray. So ito ang itsura ng Laray ng Jensen. Dito sila nagbabagsak ng mga gulay at prutas. Alright, so mas mura talaga dito guys. Kasi pag dun tayo sa palengke, ang mahal ng kilo ng mga sangkap. So dito may nakita tayo 60 pesos per kilo yung kamatis, 90 pesos yung sibuyas per kilo ha. So mura na yan. Dito lang tayo magbili guys. O kasi pwede pa naman yan magamit pang luto eh. Ayan o. Okay, very good. Hindi naman kagandahan pero okay lang, malinis pa din yan. Ayan guys. Ano oras nagbukas ang Laray? 24 hours? Grabe, walang tulugan. Parang disco club. Parang disco club. So hanggang gabi open. 24 hours na, eh, bobo ba ako? Ang bobo ko guys. Ayan. So dito tayo bibili ng mga pagkain. Dito naman talaga ako nagpapabili pero minsan hindi na ako sumasama. Pilan eh siya, te? 960. Ay, 940. Sa wakas guys, nakahanap kami ni Miss Giselle ng native na luya. Ito yung luya na gamit namin sa Africa kasi mas masarap siya pang tsaa at pang sabaw. Mas malasa siya compared dito sa malalaki na luya. So ito tag 80 lang to. 80 per kilo. Ito gang 50 pero dry na siya. Eto kasi dito, mas maganda siya, pero hindi ko to gusto eh. Mas gusto ko yung native na luya. Mataas pa guys, yung palengke. Ayan pa, meron pa sa likod. Malaki pa, ayun o. Oh. Guys, may nahanap ako ditong babana or sour soap. 24 pesos lang yung kilo. Paborito to ni Auntie Christine eh. Ayan o, oh, nakabili ako, pero try muna natin. Kung masarap ba? Walang red beans dito, Nay. Tara guys. Oh, video is ako. Bainsin ka ang kilo. Pili ko guwapa, TV. Nawala si guwapa. Dami. Yummy. Sarap. Ikaw, try mo. Nagatulok ang laway. Be, mukha be. Sige. Kaya alam mo, ang daming makuha dito ng nutrients. Guys, guys, ubusan niya tong bilhin, guys. Hari o guwapa pa ni Om. Passion fruit. Karang bugat. Ari, 26-25. Baka pin dalaw. Kaunan na magod niya siya, guys. Pili lang, ma'am. Mura lang yung kilo dyan. Pili ka lang. Try na. Hanap tayo ng iba. Ay, kamote.
yun. The more na mas mapait yung pagkain mo, mas healthy. So, bibili tayo ang palaya. Ang palaya lang yung bitter, hindi ang layo. Dapat ang palaya lang yung bitter, wag ikaw. I'm not bitter. Puti ka, kasi mahal na mahal ka. 69, type 1. 69. Hanap tayo ng ampalaya, guys. Isa to sa paborito ni Auntie Christine. Ampalaya, sorry. Okra pala. So, ang okra ay 35 ang kilo. Ito, napaka-healthy. Yung mga gulay na mapait or malapot, yun talaga yung mga healthy. Pero bakit pag sa ano, pag sa karanasan, pag malapot or mapait ang pangit? Basang-basa na yung kilikili ko, guys. Dahil ganun talaga ang buhay natin, mga nanay. Laban ang budget. 1 kilo na ba to? Ulang pa yan. Namihan natin. Guys, ang ganda ng okra. Ang ganda-ganda ng okra, guys. Bagong pitas. Sana all. Fresh. Mukha ng fresh, be. Ay, klaro, sir. Laban mo yan. Pwede pa sa lubong. Pang ano. Be, 1 kilo na yan ba? Ah, 1 kilo na to, te? Tumangal pa daw, uy. Ano ka ba? Okay, grabe talaga buong video ng pagbili ko ng okra ay. Naon na. Dito ka banda ka. What? Karang gwapa, wala ni baho. What? Wala na ako. 4 sa kilo. Na! Ipatiro ni! Oy! 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 Hindi ko pagsinggit niya. Sabi pa lang nila na iaway dyan eh. Sige, tabangin ko. Ilang kilo ng mati? 50. Mata? Mata kayo. Pagmahay. Pa talaga nagpaano yung nanay ko, guys. Nagpasingit pa talaga ng durian. Magkano ang kilo durian mo, te? 100. Golden puyat? Ah, hilaw pa? Hilaw pa pala ang golden puyat, guys, eh. O kasi yung gusto ni mama yung golden puyat. Hi. Hi. Oh! My eyebrows is dark. Hello. What happened to your eyebrow? I drew it. So why are your mouth blue? It was a cake. Oh, are you feeling better? A bit better. A bit better. Mm-hmm. But did you drink your water? Your eyebrows look weird. I know. It's not the same. It's not the same. It's okay. It will go away. Mommy said like this. What and what's that? Ah. Mm-hmm. What's the blue? I will ask you to kick it. So, hello guys! Ayun, isisingit ko na lang itong review ng aking experience sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, microblading ba or micro shaving ombre eyebrow, hindi ko alam. Isabihin nyo na lang dyan sa comment section sa baba. Dahil ako'y dinala lang ni Madam Tengib sa kakilala niya na nag-open ng salon. At shoutout nga pala, dito tayo ngayon sa Bolinao Resort and Restaurant. Restaurant and Resort dito sa May Dumaguete. Galing kami sa May Sandbar nila at dito na lang kami manananghalian. Pero dahil nag-aantay pa ng pagkain, ako muna'y magre-review bago ko makalimutan para sa mga may plano or para sa mga curious sa pamamaraan ng ganito, guys, yung mga anik-anik at mga arte-arte. Okay? Wait lang, check natin kung nag-rearing up. Elementary pa lang kami. Ayaw na ayaw ng nanay namin. Shout out, Mama Dina Aranda Pareño. I love you. Manager ng tindahan ng kapatid namin. Ayan. Ayaw niya na pinapakialaman namin yung mga sarili namin. Ayan. I mean, yung mga sarili naming
buhok, ayan, yung kilay, ganun. And yung ate ko, si Sheena Bangkok Wardrobe, may-ari, siya yung nauna na nagpakiskis ng kilay at nagpagupit ng buhok na talagang hindi ikinatuwa ng aming ina. Ayan. So, dun talaga nakita ko si mama na during that time, talagang affected siya kapag umuuwi kami na may kiskis sa kilay o nagpagupit ng buhok. So, lumaki talaga ako na walang arte, guys. Wala akong arte sa buhok, wala akong arte sa kilay. And talagang yun na yung aking personality. Pero nakita nyo naman kung gaano kakika yung aking mga kapatid, lalong-lalo na si Madam Ten Gibbs. Ayun. So, nagkaayayaan last Tuesday ba? Oo, nagkaayayaan last Tuesday. Napuntahan ko daw siya. At iyon nga ay para pala dito sa pagpapagawa ng kilay. Kita nyo naman, guys. Ayan. So, eto yung before. Nakakuha pa ako ng picture bago ako nagkaroon ng after. So, sabihan ko na lang kayo ng aking review, ng aking experience para naman magkaroon kayo ng idea. I believe it's more called na ano eh, microblading ombre eyebrow. Yun yan, nakikita nyo, dark na dark pa siya at yung kulay ng aking buhok ay lighter kaya masyadong awkward kasi hindi ko naman in-expect na ganito pala ka-dark. At dahil nga may lakad kami pagka kinabukasan, tawa ako ng tawa, tawa kami ng tawa dahil lumabas nga na sobrang dark ng aking mga kilay. Pati yung mga anak ko, guys, ay nag-react na sobrang weird daw, parang caterpillar. So, tumatawa talaga ako nung sinabi nila. Kasi ako parang, okay, sige, go. Ganun lang ang ginawa ko. Hindi na ako nag-isip kung ano yung aftermath, kung ano yung mangyayari. Eh, nagkataon na dagat pala dito sa Dumaguete at sa Dapitan. Ay, naku, ay, hindi pala pwedeng basain ng dalawang araw. So, hirap na hirap akong maligo na hanggang dito lang sa Maylieg. Okay, so, dahil first time ko to in 34 years of my life, ang total experience ko naman ay smooth. Hindi naman ako nasaktan ng bongga kasi merong iba mababa yung kanilang pain tolerance. Ayun. So ngayon, ang process niya ay mga nasa isang oras, hindi naman mahigit pa sa isang oras. So yung unang ginawa muna is binabad sa anesthetic cream o yung parang anesthesia pero cream lang siya. Hindi ko alam yung brand. And then, mga isang oras binabad or 45 minutes. Huwag natin isali yung babad sa process, ha? Pero kung siguro all in all, nasa 1 hour and a half. So, from 30 minutes to 1 hour na babad ng anesthetic cream. And then, hihiga ka na. And unang gagawin, ikalawang gagawin ay guguhitan or ibabagay sa mukha mo yung shape ng kilay mo. So nakita nyo yung kilay ko, guys, talagang makalat. Hindi ako talaga nagkakaroon ng maintenance sa kilay and everything. Kaya meron talagang buhok pa pero wala talagang proper na shape. So ginuhitan ng shape and then after noon, sasabihan ako na, ma'am, tingnan mo muna sa salamin, ano sa tingin mo. And then ako, guys, hindi ako nag-decide kasi hindi ko alam. Siya yung tumitingin sa mukha ko. Tinanong ko siya, bagay ba? Sa tingin mo maganda ba? Nung sabi nung gumagawa na maganda at bagay sa mukha ko, okay, goes, go ahead, ganun na lang. Hindi na ako nagtanong kung anong kulay ba yung ilalagay, ano ba yung magiging aftermath niya, ano ba yung magiging side effect niya, wala talaga. So ngayon sabi niya, ma'am, magsa-start na ako, ha. So anyway, dahil siguro sa anesthesia na nilagay, anesthetic cream, wala naman akong masyadong naramdaman. Para lang siyang ginuguhitan yung kamay ko ng ballpen or ginuguhitan ng ballpen. Parang ganun yung feeling. So siguro try niyo na lang ballpen or kahit itong dulo ng kuko, pag guhitan niyo yung inyong kilay, ganun ang feeling. So hindi ko siya tinatawag na pain. Wala naman akong part na naging uncomfortable ako during the whole process. Kasi si Madam Ten Gibbs, iba yung kanyang experience. Ang experience niya ay nagpa-stop siya ng konti dahil daw nasasaktan na siya. So nagpalagay ulit ng anesthetic cream for 30 minutes. Pero ako talaga, the whole time, hindi talaga ako naka-feel ng pain. Ngayon, ang sabi naman sa akin nung nag-a-apply ay okay naman daw dahil marami pang buhok. May buhok naman talaga at may kilay naman talaga ako, guys, na natural. So ang gagawin niya, i-enhance niya lang. Kaya siguro hindi tumagal talaga. Si Madam Ten Gibbs kasi wala na siyang kilay. Kaya medyo matagal yung kanyang process compared sa akin. So nung natapos na yung left at saka yung right, pinatingin niya sa akin. Then sabi niya, lalagyan lang daw ng cream. Ayan, and then hindi muna ibabasa ng dalawang araw. Ayun, tas magbabalat-balat daw to siya during the first 2 days na medyo makati. Pero hindi super kati, ha, na talagang gusto mo siyang kamutin. Pag kumakati siya ng konti, ginaganon ko lang. Wina-wipe out ko lang siya. And then, hindi naman siya masapdi, hindi naman masakit. Wala, hindi din siya uncomfortable for me. I'm not sure sa other people.
nafe-feel ko na medyo rough yung kanyang texture dahil siguro sana to yung balat or konting dugo, ganun. Pero after the first week daw ay magbabalat siya and then magfe-fade out na talaga yung dark na color. So as you can see, ganyan po yung kanyang kulay. So alam ko maraming magbabash na naman dyan, pero marami naman tayong mga lovers kahit na meron tayong haters and bashers na very supportive sa mga decision natin sa buhay. At dahil wala naman tayong budget magpailong, magpakilay na lang tayo. Ayun. Wala naman akong balak magpailong, guys. Sinabi mo din yan, madam, wala kang balak magpakilay, pero ngayon may bagong kilay ka na. Pero anyway, as long as wala tayong tinatapakan na tao, ako okay lang, okay na okay ako sa ganyan. Kahit na anong gawin mo sa sarili mo, basta hindi ako nagbayad dyan, hindi mo inutang sa akin yan, okay lang. Ipadayon mo lang yung pangarap sa buhay. So supportive ako sa mga ganyan, guys. So I don't judge people na nagpapailong, nagpapaturok ng mga ano-ano ba dyan, nagpapaganda ng kanilang mga mata. Kasi meron tayong mga kilala no, na talagang ibang-iba na yung itsura. Yung before nila at saka yung after, talagang total change. Yung parang pwede pakiulit ng passport kasi parang hindi ikaw yan. Parang ganun. Pero like I said, kung yun yung kasiyahan nila at wala ka namang inaapakan na tao at wala ka namang nilulokong ibang tao, ay goods na goods lang. Meron kasing iba, nagpaparitoke sila pero maraming inaapakan. Either inutang, either iniscam nila sa iba, either may niloko silang ibang tao. Bahala na sila, karma na nila yun. Yung iba naman nag-aafam, okay lang din yun. Basta kasiyahan nila, diba? Ang importante ay masaya ka at alam mo na hindi ka mapupunta sa impyerno. Yun lang. So ngayon guys, hindi ko alam ano ang take ninyo dyan. Kung itatry nyo ba, is it yay or nay for you? For me, I feel like, kasi gusto kong maging ano eh. Kasi ako gusto kong maging spontaneous for the coming years of my life. Gusto kong huwag matakot sa mga gusto kong itry sa buhay ko. Gusto kong subukan yung mga bagay na feeling ko before hindi ko masusubukan. And of course, nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko, guys, kasi they always try to push me one step more of what I think I can do. Ayan, of what I thought I could do. And I feel happy. I feel happy. Once again, these are the things na I do for myself. I rarely think of myself kasi if nag-iisip ako most of the time, iniisip ko buong pamilya, buong oras kasama ko yung mga anak ko, yung mga tao nag-aalaga sa mga anak ko. Pero my siblings spoke to me and they said I really need a break from time to time na ako lang talaga. Kasi mahirap eh, yung ikaw lang yung naghahanap buhay, ikaw lang yung naghahanap ng pera, ikaw lang lahat. Mahirap guys, hindi nyo ma-imagine kung hindi kayo single parent na ikaw lang mag-isa nagpaplano lahat, ikaw lang isa nagbabudget lahat, ikaw lang isa nag-iisip kung saan mo pupulutin yung pagkain ninyo, pangbayad ninyo ng kuryente ninyo, ng tubig ninyo, ng pang-aral ng mga anak mo. Ikaw lang, wala kang partner, wala kang trusted someone na kasama mo sa gabi na pwede mong kausapin na anong gagawin natin sa budget or anong gagawin natin dito, yung anak nating isa, ganun, wala. So ako lang lahat yung nag-iisip ng ganyan para sa mga anak ko at para sa mga trusted ko na mga tao na nag-aalaga sa mga anak ko. Kaya for me, I don't take much notice para sa mga tao nag-hate at nagbabash sa akin at sa buhay ko at sa mga decision ko as single nanay. Kasi I've been through a lot. You saw what I chose for you guys to see, but you never know how I felt. You never know the deep side of it. You never know what I think deeply about certain things na sinishare ko sa inyo. So, once again, alam ko yung sarili ko. Alam ko kung saan ko kakayanin. Alam ko kung saan ko di ko kaya. Okay? So, ayan, kakain na kami. Okay? Oo. So, kakain na kami ng lunch. Tatawag na si Madam Ten Gibbs, guys. Let's have lunch muna. Dahil after this ay kami sasakay na ng barko papunta ng Cebu. Ayun. Last barko na to. 30 minutes lang daw yun. So, kain na tayo dahil Tom Jones na rin yung bituka ko. And, ang ganda naman itong bulaklak. Ay, napatay siya. Malamya na siya. Hindi na siya healthy. Alright.